Morning everyone, pumunta nga pala kami doon sa farm namin. Naku, tumambad talaga dahil baha-baha talaga doon sa amin sa Davao. Tumambad sa mukha talaga namin yung farm namin at yung mga palay ay talagang nasisira. O tama yun, nasisira ang mga palay. Malapit na sanang i-harvest kaso wala, sira na talaga siya. Hindi na siya pwedeng ma-harvest in good. Pero kung may ilan-ilan mang makukuha, konti lang yung pagkain, pwede konti lang siya, pero hindi mo na talaga siya mabenta pa. Ang kahirapan dito sa Pilipinas, especially dyan sa Davao, dahil prone dyan yan ng mga bahain. Sa amin talaga bahain talaga dyan. Talaga kawawa yung mga farmers. Napakakawawa ng mga farmers. At biro nyo ba? Shout out dyan sa Department of Agriculture. Napakamura lang talaga ng bilihin, bili ng palay. Sana naman bigyan tuon yung mga farmers. Mananawagan tayo sa Department of Agriculture na sana naman bigyan tuon yung mga farmers dahil kawawa sila. Tingnan nyo, after 3 months pa nila malalaman kung makaharvest ba sila o hindi. Nang sa 3 months na yan, malaki pa yung utang nila. Nagkakautang-utang pa yung mga farmers. Dahil saan naman kukuha ng kapital yung mga farmers? Of course, nangangailangan tayo ng semilya, nangangailangan tayo ng mga fertilizers, nangangailangan tayo ng mga taong labor para magtanim sa mga palay. Saan huhugot yan at saan kukuha ang mga farmers? Wala talaga, so kailangan na naman lang umutang. Alam nyo ba kung magkanong benta sa market? 15 pesos lang per kilo ang palay. Tama yun, 15 pesos lang. Kawawa talaga yung mga farmers. Ang bigas ngayon, magkano yung kilo? 65 pesos to 70 pesos. Tapos yung bilihan nila ng palay, magkano lang? 16 to 15 pesos lang. Napakamura at kawawa talaga yung mga farmers. Wali nila talaga uusad yan. Ang mahal-mahal pa ng mga fertilizer at semilya at ang labor mo pa sa pagtanim dyan. Napakadami pang trabaho in dyan bago mo maharvest at hindi mo pa alam kung maharvest ba yan o hindi. Dahil ngayon, tingnan mo naman, may baha na naman. Napakahirap talaga. Kaya tingnan nyo naman ang mga farmers, hanggang kain lang yan sila, hindi na nga yan sila na umaangat pa. Hindi na yan sila umaangat, pero yung mga negosyante talaga, yun ang bumibili ng mga palay, sila yung umangat, sila yung yumaman. Pero yung mga farmers, hindi yan yumaman. Pero kung tutuusin, napakadamay naman ang palay dito sa Pilipinas. Ang problema lang, umaangkat pa tayo ng pagkain o umaangkat pa tayo ng bigas sa ibang bansa, kaya mura lang ang bili nila sa palay dito sa mga farmers. Kaya minsan na naman bigyang tuon ang mga farmers dahil napakakawawa. Department of Agriculture, yung ating presidente, sabi niya sa dati 20 pesos na lang daw ang kilo per kilo sa bigas, pero tingnan mo ngayon, nagiging triple, naging 65 75. Saan ang hustisya? Man mabigyan ng programa ang mga farmers, bigla sila ng semilya, bigyan sila sa mga seedlings, bigyan sila ng mga fertilizer, para kako naman magkaroon sila ng mga maganda-gandang ani.